Hello? Hello po. Hi, good evening, Cheng. Good evening po, Apo. Cheng, bakit medyo parang may background? Electric fan. Okay, pakipatay mo na electric fan para mas tahimik. Okay, sige, Cheng. Cheng, kwentuhan mo naman kami, Cheng. Ayan po. May ex po ako. 1 year na kami. Laban ako. Sige, go lang kayo mo yan. Then, 4 times na akong niloko. 4 times kang niloko? Yes. Gano'ng katagal kayo? 1 year and a half. Okay. So, ibig sabihin, paulit-ulit mo pa rin siya pinapatawad. At yung ika-fourth, hindi mo na siya napatawad. Yes po. Kasi yung first nga ako niloko, na-accept ko pa kasi mahal ko eh. Okay. Ano yung first time na niloko ka niya? Anong dahilan? Sino? Paano? Best friend ko. Best friend mo? Apo. Oh, paano nangyari? Nauna sila magkakilala. Nakuha na. Okay. Pero? Pero ako yung niligawan. Noon pa lang ba alam mo na type siya ng best friend mo or wala ka nafe-feel na something? Wala naman po. Ano yun? Wala po. Wala talaga. So, paano nangyari? Paano sila nagkaroon ng relasyon? Through chat. Okay. Naging sila? Yes po. Gaano katagal sila? 2 months. Paano mo nalaman yung lahat ng to? Umamin yung best friend ko. Bakit siya umamin? Nag-guilty ba siya? Or nahuli mo? I think nag-guilty siya kasi araw-araw siya natutulog sa akin. Oh my God. Wow. Grabe. Natutulog at tumakain pa sa inyo at sabay ganyan pa ang gagawin sa puso mo. So siya na mismo ang nagsabi sa'yo. Paano niya sinabi? Yung sa text. Ah, sa text lang. O, sige, anong sabi niya? Ano ba tawagan niya mag-best friend? B. B. O, sige. Paano niya sinabi? B. B. May aaminin ako. Di ko na kasi kaya. Ganun. Parang, inaano niya po na, niligawan siya. Kinuwento niya po. Kinuwento niya lahat. Nung nalaman mo yun, tumawag ka ba agad sa boyfriend mo? Opo. Tapos tinanong ko po. Umamin ba? Hindi po. So, paano mo siya napaamin? Nung nagkita na po kami. Okay. Sinabi mo na inamin na ni best friend, kaya wala ka ng kawala, ganun. Opo. Tapos, humingi ba siya ng sorry? Binrake ba niya yung best friend? Opo. Tapos, pero hindi ko po muna tapos, hindi kami nag-usap ng 2 months. So, 2 months kayong break or hindi lang talaga kayo nag-usap ng 2 months? Tumas ko. Okay. Pero sila, wala na rin sila. Kulo. Opo. Nagkikita pa ba kayo ng best friend mo na yon? Yes, hanggang ngayon. Mag-best friend pa rin kayo? Opo. Pregnant naman na siya na ilang guy. Okay. So, okay, parang so feeling okay mo na okay na yon. Buntis na to. Say ba? Okay na po. Okay. So, nakipagbalikan yung boyfriend mo nun sa'yo. Diba? 2 months kayong hiwalay, nagkabalikan kayo. Ano yung pangalawa namang panluloko niya sa'yo? Katrabaho niya po. Parang nasa dugunan ni Kuya ang panluloko. Oo eh, kasi kung paulit-ulit na. So, paano mo naman nahuli o nalaman? Hindi na po siya nagparamdam. Okay. Okay. At nalaman nung meron siya kalang din sa office dahil? Nag-in-relationship pala. Oh my God! Sakit. Wait lang, habang kayo pa yan, ha? Opo. Sakit. Okay, tapos, paano kayo nag-break? Nag-break ba kayo? Hindi. Walang closure. Wala. Pero anong klaseng lalaki yan? Pinatawad mo siya ulit. Yes po. Anong sinabi niya? Bakit doon niya nagagawa yun? Hindi ko po alam. Basta ang sinasabi, lagi niya lang po hinaan. Siguro, nakakausap niya, nakakasama niya. So, na-develop, ganun. Yung sinasabi niya. Siguro po. Hindi pa rin pwede yun. Mag-jowa kayo, tapos meron kang ibang relationship status sa Facebook. Oo nga eh. Yung time na rin po kasi nun, nagtatrabaho ako. Okay, so ano yung pangatlo naman? Sino naman? Ayun. Kasi may best friend ulit. Na, may katrabaho. Ano yung pangatlo? Tita. Ano yung pangatlo, te? Sino? Sa ulit. Sino sa ulit? Yung katrabaho?
Apo. Oh, so kinarere niya pa rin yung paglalandi doon? Apo. Okay, tapos nag-sorry ulit, pinatawad mo? Apo. Bakit? Bakit, Cheng? Tanga po. Tanga. Inamin niyang tanga siya. Naging tanga sa pag-ibig. Okay, so itong pang last, pang fourth, bakit ka sumuko na? Sino ba yung pang fourth? Siya pa rin. Oh my God, yung katrabaho pa din. Opo. So binabalik-balikan talaga itong katrabaho na to, hindi niya maiwan. Opo. So sino nakipag-break? Siya po. Siya ang nakipag-break pa? Opo. Hindi mo, boy! Kailan kayo nag-break? August. Okay, so last month lang to nangyari. Yes po. Pumayag ka na na makipag-break siya sa'yo. Opo, kasi masahit na. Sobra. Alam mo, sobra na yung ginawa mo. Too much na yun. Yung second chance, baka pwede pa kung nagkamali ang isang tao. Pero yung paulit-ulit kang lukuhin. Apat! Oo. So, kumusta? Nag-uusap pa ba kayo ngayon? May communication pa ba? Wala na po. At all, wala na talaga? Wala na po. Naiisip mo pa rin ba siya? Yes. Sobra. Okay. May gusto ka bang iparating sa kanya? May gusto ka bang sabihin sa kanya? Mahal na mahal kita. Pero, ayoko na. Sobrang sayo na. Basta mahal na mahal kita. Ingat ka mo sa kanya. Okay na. Ate Cheng. Okay. May tatanong lang ako sa'yo. Sa tingin mo ba may naging pagkukulang ka kung bakit pa ulit-ulit kanyang niluloko? Wala. Ano? Tingin ko po wala kasi lahat binigay ko. Wala ba siyang nirereklamo sa'yo sa buong relasyon nyo na ikaw kasi ganyan ka eh? Wala bang ganun? Selosa po ako. Selosa ka? Paano ka ba magselos? Nang-away ako. Sobra po. Paano ka ba mang-away? Baka naman nananakit ka't eh. Hindi naman po. Ano, maingay po kasi ako. Imbaga po, ano. Kung nang-away siya, edi inaway niya yung dalawang babae. Oo. Yung unang yung ginawa, North and best friend ko. Pero napatawad ko. Yung babaeng yon, paulit-ulit kami nag-away. Pero wala din po. Wait lang, bago siya unang magloko sa'yo dun sa best friend mo, mabunganga ka na ba sa boyfriend mo? Yes po. Yun ba ang sinasabi niyang dahilan kung bakit niya pinatulan yung best friend mo? Opo, ano po kasi ako parang tamang hinala. Ah, so wala pa siyang ginagawang kasalanan, nagtatamang hinala ka na? Opo. Okay, pero hindi ibig sabihin tama yung ginawa niya. Mali pa rin yung ginawa niya. Pero may rason din si Kuya Boy kung bakit siya nagkaganon. Kaya lang dapat nagbago na sana ang lahat. Kasi hindi na nasundan Opo. Dapat yun, di ba? Opo. At least aminado si ate, di ba? Kahit siya na yung nasaktan. At alam mo, napakabuti ng puso mo para pa ulit-ulit ka magpatawad. Maswerte ang magiging next boyfriend mo. Kasi, di ba, alam mo na yung i-a-adjust mo sa sarili mo. Yung pagiging ano. Hindi naman tayo perfect din, di ba? Alam mo na din yung babaguhin mo. Tamang hinala. Yan. Madada. Palaaway. Oo, pero you have a good heart kasi mapagpatawad kang tao. Thank you po. Di ba? Wala ka na bang gustong sabihin pa? Wala na po. Sa babae? Good luck sa'yo. Okay. Isang matapang na statement. Good luck na lang. Pero huwag kang mag-alala, Ate Cheng. Makakahanap ka ng tamang lalaki para sa'yo. Ibig sabihin lang yan, hindi siya ang para sa'yo. Kasi kung paulit-ulit kang sinaktan ng isang tao, hindi niya deserve ang love mo. Basta alam mo na din kung anong babaguhin mo sa sarili mo the next time na magkakaroon ka ng karelasyon, okay? Apo. Sige, maraming salamat, Ate Cheng. We wish you all the best. Thank you po. Thank you din po. Salamat. Alam mo, sobrang sakit nung ano, no? Yung best friend mo. Martir siya. Doon pa lang eh. Alam mo, yung malaman na pangalang na yung jowa mo, may karelasyon na iba, masakit na. What more, kung best friend mo pa at gabi-gabing natutulog sa bahay niyo, masakit mo. Diba? Pero nakapagpatawad mo na, siya. Pinakain mo pa. Oo. Tapos, gagaguhin ka lang. Sakit, no? Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.